Hi guys! So as promised, ito nga, binisita natin yung classmate natin nung bootcamp. And ayun nga, thank you sa mga nagtanong and mga nag-leave ng comment. So ito na si Sir Arnold. So Arnold, hello! Say hello! So Arnold, kamusta ka ba? Ayos lang, nahiya ako. Arnold, kamusta? Introduce mo naman yung sarili mo. I'm Arnold Dengonsang. Hayop ka. This is Arnold. Aside from being my bootcamp classmate, he's single. I mean, he's a team lead with onshore experience. He was sent to Zurich to represent Accenture in his project. He's also an up-and-coming photographer, getting his works featured in Mega, Now Magazine, and many more. He also does food and product photography. Plus, he has two adorable cats named Doja and Shadow. Follow him on Instagram and message him if you would like to talk business. Now, back to the video. Ako si Arnold Dengonsang. Team lead ako sa Accenture at kabootcamp ko si Miles before. Actually, si Arnold, ayun nga, like I mentioned, batchmate ko siya nung pumasok ako sa Accenture. And ayun nga, nung na-mention ko na dun sa post ko na siya na lang yung natitira naming kabatchmate dun. And I asked you guys to leave some questions for him. So, tatanungin natin siya kung ano yung mga thoughts niya about those questions. And ayun, siguro, share some wisdom na rin. So, unang question, from Kyle Nicole Tomala. What can you advise to those who are just starting their SE career in Accenture? Okay, lapit yung camera. Lapit. kasi ang ginawa ko dati nung pumasok ako sa Accenture, ASE ako nun, level 12. So, sabi ko sa sarili ko dapat may iset akong goal na after a few years, gusto ko siyang ma-achieve. So, parang as ASE, kung hindi ka talaga magsa-stand out, or hindi mo gagalingan, hindi ka magsa-stand out. Tapos, make sure na lagi kayo mag-uusap ng manager mo, career counselor mo, kung anong path yung gusto mong gawin. So, ang ginawa ko kasi dati, unang beses ko pa lang na, pagpasok ko pa lang ng project, meron kami mga 30-60, 30-30. Sinasabi ko sa kanila na gusto kong ma-onshore nung ASE pa lang ako. Kakapasok ko lang nun. So, nung naging eligible ako ma-onshore, dinala nila ako onshore. So, kumbaga, sa mga newbies, parang kailangan nyo i-manage yung career nyo. Yung career. You have to be intentional sa kung ano yung mga gusto mong ma-achieve in your career, lalo na sa software engineering field. Okay, next, from David John Dominic Beronque. How long does it take to find an opportunity to work abroad as a software engineer? Kung to work abroad, outside Accenture, wala ko experience na nakapag-work ako or nag-apply ako, nakapag-work ako abroad ng on my own. Wala akong gano'ng experience. Ang nangyari kasi sa akin, yung company ang nagpadala sa akin papunta sa ibang bansa para i-support yung client. Siyempre, kailangan mong maging, kailangan mo pakita sa kanila na kaya mong i-handle yung client, kaya mong i-handle yung team para masabi nila na ready na to para mapunta sa ibang bansa para i-support tayo from the client side. Pero in your case, gano'ng katagal ka na onshore? Oo, nag-start ako 2014 sa Accenture, sa project yon. Na onshore ako 2017. Tapos, 2 years na assignment doon. So, 2019 ako bumalik doon. So yun guys, madami siyang pera. Wala. 2 years siya sa Zurich, Switzerland. Ayun, next, from Jenny Gentoleya. What can you advise to those who don't have any idea about bootcamp training and what happens when you are in a coding bootcamp? What should I prepare? So mostly yung mga ano daw yung mga ginagawa sa bootcamp, ano yung pwede nila, ano yung kailangan nilang pagandaan? Share ko na lang din yung experience ko, ganoon na lang siguro. Hindi ako graduate ng computer engineering. Parehas kami na ECE. May background kaming konti ng programming. So meron akong konting knowledge about the computer programming na subject. Kasi sa bootcamp naman, doon na mo naman matututunan halos lahat ng kailangan mong matutunan bago ka i-deploy sa project. So kailangan mo lang ihanda yung sarili mo na matuto ka ng lahat ng ituturo sa bootcamp kasi magagamit mo siya all throughout the journey mo sa pagiging software engineer. I-add ko lang dun, no? Kasi yung bootcamp, depende siya sa capability na ina-assign sa inyo. So, we can't really give specific tips
kumbaga more on general lang, 'di ba? Kasi depende siya sa inassign sa inyo ni Accenture, depende sa demand mm-hmm. nila. So we can pretty say na ganito yung mga bibigay sa inyong quiz, mga exams, assessment. So on our case, since COBOL kami or mainframe na na-assign, pareho kami nang ginawa. Mm-hmm. So yun nga sa experience namin, we did take exams, tapos yun nga, case study. We did a lot of case studies together. Kasi magkasama kami sa table. And yun nga, make friends sa bootcamp. Importante yun. Importante kasi kailangan mo may mapagtanungan. From Brail Mutia, advice regarding how to grow faster while in the company. So more on career progression, paano siya mapabilis? Sa case kasi namin sa Accenture, kailangan yung ginagawa mong role is one level higher na sa kung ano man yung role mo ngayon. Hindi naman yun ibig sabihin na abuso mo yung sarili mo, na isubsub mo masyado yung sarili mo sa trabaho, pero pakita mo sa kanila na kaya mong i-handle yung next level. Doon naman din at the end of the day nagpo-fall yung mga promotions natin, kung ano yung mga kung kaya mo bang i-handle yung next level, meron ka bang certain skills na hinahanap ng level na yun. And also to add, innovation, di ba? Automation and innovation. Kung meron kayong mga gusto nyong i-automate, kung may mga paulit-ulit, eh hindi sapat na ginagawa nyo lang yung ginagawa nyo. So yung BAU, yung expected work sa inyo. So you need to do something outside of your work. Yung mga hindi kasama sa binabayad sa inyo. So yun, plus points yun sa inyo. Oh, actually ngayon si Accenture ang daming ano, daming project about innovation. Kahit mag-submit ka ng mag-submit lang ng title ba. Tapos, syempre, kapag nag-materialize yun, syempre, ikaw rin magiging point of contact. Okay, next. From Kix, how do you handle stress and how do you cope up with your environment? So, yun. Kamusta ang stress sa work? Well, wala namang work na hindi stressful. depende nga lang yun. Tama naman yung question mo, paano mo i-handle. Diba? In my case, I made sure na meron akong ginagawa outside work, non-work, kumbaga. Me bilang extrovert, mahilig akong makipag-usap sa tao. Ganyan. So, lagi ako, nakakaalis sa akin ng stress yung makikipagkwentuhan ako sa tao, ganyan, nakikipag-usap ako. Extrovert, tapos nahihiya ka sa ano? Camera? Hindi ako photogenic, hindi ako telegenic. Pag nasa stress na ako, alam na namin kung anong dapat kami, magkukwentuhan kami para lang makapag-release ng stress. Parang in a short period of time, makapagkwentuhan kayo na hindi tukos sa work. Nakakatulong siya, parang ganun. Tapos aside from that, meron ako ibang mga hobbies na ginagawa pag weekend, ganun for example, o kaya every after ng shift. Importante yon na meron kayong mapag-release ng stress. Like Arnold said, no, wala namang perfect na work, walang perfect na job. So, kahit anong job man yan, may stress involved yan. So, ngayon lang, kailangan mo lang i-handle. And ayun nga, handle it through hobbies and other things. Focus your mind to something else. Pinoy does, is it normal to fail 20 times on applying job interview? Normal daw ba na bumagsak 20 times sa interview? Wala akong input kasi sa madaming na ano na interview. Kasi lahat na interview ko napapasa ko. Sasama ko yan. Hindi, actually, no. If you fail 20 times, 5 times I think okay pa eh. Pero pag umabot na ng 20 times, I think there's something wrong with what you're doing, 'di ba? Parang hindi na normal siya. So ayun yung question, is it normal? So it is not. Ibig sabihin, you need to revisit or reflect those 20 interviews and siguro exams from job applications kung ano yung mali, kasi merong something na ganun. Kasi may trend ka nang magagawa dyan, may data ka na from 20 interviews. Data analytics. So, naano tayo sa data analytics, diba? Pero ayun nga, enough na yung 20 to look at a trend for something. Meron akong share na isang natutunan ko na kasabihan ng college ako. Parang once is enough, two is too much. Three is a poison that can kill a person. Okay lang mag-fail. Wala namang sinabing hindi pwede mag-fail. Lahat naman ng area pwede kang may room for improvement. Pero wag mo nang patagalin na lumagpas ka ng 5. At least for me ha. Kasi meron ka nang tulad sinabi ni Miles kanina, may nakuha ka ng data from the first 3. Malalaman mo na, i-assess mo yung sarili mo, ano bang kulang. Ganun. So yun. So to answer your question, hindi siya normal. And ayun nga, yung advice namin, reflect from those interviews. Not to say na bawal mag-fail, no. Pero kasi in failure, kailangan mag-fail forward ka. Kumbaga every failure, meron kang natututunan na something.
Okay, or from Orlando Binungkal the 3rd. What school did you go on college and what course did you take? So, nag-take ako ng Bachelor of Science in Electronics Engineering. Sa Bataan Peninsula State University. No, shout out daw sa mga taga-Bataan, taga BPSU. Yeah. Before ako napunta sa ganito, sa ganitong state ng buhay ko. Nung college ako, lahat, 'di ba, 5 years yung college sa engineering. Yung buong 5 years na yon, lahat ng summer classes meron ako kasi lagi ako may bagsak. Ano subject? Math, ganyan. Tapos na bumagsak ako ng physics. Bumagsak ako ng ano yun? Mayroon yung physics ah. Kala. Oo. Hindi madali yun guys ah. Kala. Parang cut mo na siguro sa ganun. And ang maganda dun sa sinabi ni Arnold, no? So he also failed subjects related to math. And a lot of you guys have been asking kasi kung kailangan magaling sa math. So I think that answered the question. Okay, from Genuel Cornelius, what keeps him going? So ito ata yung tanong nila. Kasi sabi ko nga dun sa post na ang tagal mo na sa Accenture. So lahat sa batchmate natin umalis na. So what keeps you going? Sinet ko talaga yung goal ko na kailangan within a number, specific number of years, ma-reach ko na yung TL role. So hanggat hindi ko na-reach yun, hindi ako titigil. So, yun lang sinabi ko sa sarili ko. Pero ngayon na TL ka na, so does that mean naalis ka na? Hindi. Actually, nung na-promote ako to TL, nagkaroon ako ng realization na gusto ko isa pa. Isa pa? Kasi hindi ko naman sinabi dun sa before sa goal ko na kapag na-reach ko yung TL, magre-resign ako. Pag na-reach ko yung TL, sabi ko sa sarili ko, okay na ako dun sa level na yun. I can support the team on the TL level. Ganun. So, parang napatunayan ko sa sarili ko na, ay, parang kaya ko pa ng isa pang level. So ngayon na na-reach ko na yung TL level, parang gusto ko pa ng isa pa. Ganun. Okay, next. Isa pa. Lauren Paigani, how do you handle stress at work? I think na-share na rin kanina. Hindi, para may iba siguro. Ano yung mga sources ng stress mo sa work? Pwede ba i-share? Ibi-blip natin yung mga PII. Hindi, kunyari clients, kunyari people management ba, Yung mga requirements. Ang first sa akin, ang first source ng stress ko is yung requirements. Kasi hindi naman din lahat ng plinano mo ay makukuha mo, parang gano'n. Hindi lahat ng naka-plan is ma-achieve. Siguro for context guys, si Arnold is product owner na. Tama, product owner. So requirements mostly yung hawak mo doon. Ayun nga, ang number one ko na naiisip ngayon na sources ng stress ko dati is yung requirements. Kasi even if plan mo siya lahat, hindi kasi siya mag-go smoothly 100% palagi. So kailangan mo pa rin mag-isip ng iba pang way para ma-achieve mo yung lahat ng goals. Tsaka yun nga no, sa requirements kasi parang hindi parang lahat ng scenarios kailangan ma-take account mo no, which is wala namang perfect na requirements talaga kasi may mga out of the blue na nangyayari within that kunyari product or within that within that project na unaccounted for. Uy, isa mo ba sa mga si Doja? Ayan, tsaka may mga lumalabas na something na hindi take accounted for. Kaya kailangan mo talaga in your planning, kailangan may contingency plan ka, yung mga ganun. Matututunan mo na lahat 'yun kapag nag-start ka na sa Accenture. Doon ko lang natutunan lahat 'yan eh. Ito, from Mrs. Beltran, any advice for a new hire like me? Same company, ACNE. Kailangan mo lahat ng challenges na ibibigay sa iyo. Kasi that's for your personal growth, career growth. Importante 'yun. Na wag mo agad, hindi yung porke nahirapan ka, susukuan mo na agad. Ay, siguro follow-up question dito kasi yung mga subscribers natin, mostly mga career shifters. Ang dami nagko-comment na from the food industry, hospitality, yung mga ganun na nag-a-apply sa Accenture tapos nakapasa. So yung worry nila is kung paano na daw yun eh, wala silang background with coding. And siguro yung mga, for those cases, tingin mo, ano yung mga ma-advise mo sa kanila? Wala naman kasing hindi natututunan. Yun ang siguro isipin nyo. Lahat ng bagay natututunan. Kung hindi kayo marunong magluto, natututunan magluto. Hindi kayo marunong mag-bake, natututunan mag-bake. Kung hindi ka marunong mag-program, maraming paraan para matutunan mo mag-program. And
pagpasok mo naman sa Accenture, may bootcamp naman. Hindi ka naman papabayaan na i-deploy agad. So, tuturo muna sa inyo lahat ng basics. At least basics malaman mo kasi the real challenge is pag naka-deploy ka na sa project. Exactly, no? Tsaka, ayun, siguro a lot of you guys kasi parang pumasok din out of pangangailangan. Tapos gusto ng malaking sweldo agad, yung mga ganun. So siguro for the newbie, siguro take your own time. At your own pace, 'di ba? May kanya-kanyang pace kasi. And ayun nga, be intentional. Like na mention ko kanina na kung gusto mo ma-promote, i-goal mo ma-promote na 1 year, 2 years, 3 years. Make it specific, 'di ba? Para malagyan mo ng actions yung mga plan mo. So yun lang. So nasagot na yung mga tanong nyo. Hopefully na satisfy kayo with the answers. Actually, nakisali pa ako, no? Ayun, sana nagustuhan nyo yung mga answers ni Arnold. And kung meron kayong mga tanong sa mga nasa Accenture dyan, message nyo lang siya. Tama ba? Okay lang ba? So, follow nyo din siya sa Instagram. So, anong Instagram handle mo? Arnold Teng. Ayan. At ayun, magkukontinue kami with the shoot. So, yun. Update ko na lang kayo later. Thanks. Bye. Puti lang nagpagpit ako kahapon. Kamusta naman yung photoshoot? Ayaw umiti ni Miles?